morning to everyone. Ayan po. Ngayon po ay magpapito tayo ng okwa. So, for this Saturday, pika-pika lang muna tayo. Bawas-bawas sa kanin. Tamang tusok-tusok lang. Sunod niyan ay chicken balls. Ito syempre, nag-aano pa ako ng hot dog. Set ka na ating bloke ng to. Ako yung luto na. Hanggang hapon na yan. Mamaya gagawa tayo ng ating sauce para pagbitipan ng ating fishball sauce. Gagawa tayo ng mamaya. So, maaraw po na Sabado ngayon. Well, buong linggo. Nandito po tayo sa Barangay de la Bastaga. Bahay po natin ay medyo magulo. So, magulo ito muna tayo para mamaya pag medyo nag-taste-taste tayo ng mga gamit, may makain na tayo. Para siguradong lahat ay luto na, brown na. Yung almusal ko pala ay lumpiang toge. So, matcha na sana siya. Kasi nauna na yung toge. Hindi naman ako bumili ulit ng toge. Malapit lang naman. Maghapon naman nagtitinda ng lumpiang toge yung binibilang ko. Maayos naman yung tindahan nila. Pwede naman ang gumawa ng kaso lang ang trabaho. Ito, pika-pika lang. Pinin ko lang tayo. Hindi masyadong magiging perfect cubes yung ilan, so the rectangular, so the cubes, so yun, bahala na. Wala nga, mukha importante nabiluto. Baka next week, itry ko ng Joven yung pita bread para ang gagawin natin ay puro shawarma na yung kakainin natin everyday. At least less rice and veggies and konting ang meat natin ang gagawin para sa shawarma chicken. Ito pa magagawa yun dahil
Weekend lang ang pay schedule ko. Pero magmamarinate na ako ng chicken by Friday. Gigrill ko siya ng Sunday. Ng Saturday morning. Habang ginagawa ko yung pita bread. Nasabay-sabay na. May-edit ko siya para nakakat na at lahat na lang makikita nyo ay yung pagluluto at pag-prepare. Wala naman masyadong preparation kasi prito lang naman. Hindi naman kailangan ng design ng lalagyan. Yung paglalagyan ng mga pinipinta natin. Ice cream na malalim. Ano tayong malalim eh. Pagkat ng mga malalim. Ang unga ilabas. So, ako lang naman ang nagamit. Ayan lang. Susunod ko naman yung video yung chicken balls natin, so later na lang ulit. Alam niyo na yan, so yun din naman yun. Parang paulit-ulit lang yung puro toko lang yung dipotuhin ko. Dalawang salang pa ng toko. Later na lang sa chicken balls na naman. So yun na nga, no? So ito na, sasalang na natin ang chicken balls. Masyado siksikin kasi yan ay ang buka pa. Para na sigurado. Ano siya na ba? Bagi natin sila ng space. Kailangan nila ng space. Minsan para mag-grow, kailangan ng space. Tandaan niya. Pika-pika Saturday tayo ngayon, so limang lang, limang dito lang tayo. Tapos bukas, not sure kung saan magising ba. Hopefully, makisama ko siya sa mga day-to-day mga videos, video logs. Kasama ko sa journey yung mga adventure na pinupunta ko. Hindi naman totally adventure kasi napunta naman ako sa church. So that's part of my day-to-day life.
San Ibuhat or kung San Agustin, Betis Church or San Guillermo. Kasi yung mga heritage churches dito sa Pampanga, yung sa Pampanga na ay misa sa umaga. So, very seldom na yun. Yung mga misa na English or Taglish sa umaga. Very rare na pala. Very not seldom. Very rare na pala. Kadalasan sa Pampangan. Siyempre hindi naman tayo talagang laking Pampangan kahit na naintindihan natin yung kadalasan ng Pampangan, pero hindi naman ganun kapilis. Kasi ibang mga homily kasi pure kapampangan na sobrang bilis magsalita, hindi mo naman intindihan masyado. So yan, ito nyo diba, nag-grow siya. Natin kung ano pang kasunod niya pwedeng gawin after mag-simba. Naglalakad-lakad sa Insima Park or Marquimod or isang Pampanga and may yet kung saan, pero sige atin homes kasi wala masyadong mga gawa. So later na lang ulit, susunod naman natin ay hotdog. So again, good morning po, later na lang. Sa hotdog din, susunod natin is yung sauce, yung fishball sauce na ginagawa, yung sauce ni Manong, yung ganung sauce. So later po. So ayun nga, tapos na natin ang chicken balls. Ito na tayo sa hotdog. Ito po yung hotdog. Chinap-chop ko na siya. Para mas ma... Ayun na, pika-pika style. Hindi naman sa pinarami pero umayin ko sa pangyayari. So, pika-pika. So, ayun na nga. I-ready ko lang yung para dun sa sauce na gagawin ko. Wait lang. Tignan nyo lang yung hotdog, ha?
presentation ng konti. Siyempre kahit golden fiesta yung gamit natin ngayon, we have to cleanse later. So, ano naman ako, 28 days detox na tea. So, hopefully effective siya. So, pangilang araw ko na ba? Apat pang lima, hindi ko maalala eh. Pero, mga pang lima na nga yata. Kasi, one tea bag per day. So, ginagawa ko pinag tibag na ginamit ko from yesterday. Siyempre hindi ko naman siya tatapon. Yung pangatlong sa alam ng tibag na yun, nalagyan ko na nung second day na tibag para medyo tumapang-tapang ulit. Tapos bali, ano, on the third day, tsaka ko lang tatapon lahat yung mga tea bag. So, for 3 days, dalawang tea bag. Alam ko na yung nabawas ko. Masawa yung isa kasi tapon agad eh. Nailikit agad yung tasa. Okay lang yun. 28 days naman yun. So, masulit ko naman yung ilang tsaka. Nakalimang araw yata yun. So, 2, 3, 2 tsaka. Tapos, so, almost 6 days. Sa limang, so, ganoon pa rin naman. Ganoon lang yung isang araw. Tipid ako ng isang tiba sa isang araw. So, later naman, pagkatapos na ito, yung sauce naman, so, maya konti sa sauce na lang muna tayo, okay? Good morning ulit! So, yun po na. So, may kanya natin yung sauce. Low fire lang po tayo sa sauce kasi masusunod na lang natin yung nada.
mga lumapot. Added sauce. Nagkan natin ang special ingredient siya momentarily. Special ingredients. Kasi para matunaw yung sugar na nilagay natin. Perfect na yung texture niya. Hindi siya ginukakapi pero tama lang yung lapot. Kasi kung lumapot pa ng konti yan, pag lumamig yan, since may cornstarch na yung nilagay, dapat all purpose ang ginamit natin para hindi manigas. Naninigas siya. Kasi yun yung nangyayari sa cornstarch. Kaya nga, usually, ang cornstarch ay ginagamit pagka nagluluto o may gumagawa ng mahablangka. Kasi mas mabilis yung inahalo nila. Parang mabilis tumigas yung ano. Lumang may titigas agad. Tapos, syempre, hindi lang yan. Thank you.
Pwede siyang lagyan ng sibuyas para pinang-pinang para magkaroon ng konting crunchiness. Kaya ang yun, pwede nyo gawin yan. Pwede nyo lagyan ng sibuyas. I suggest yung pula para mas mas maganda yung timpla niya. Na, Serge. Sama na. Sama na. Serge. Texture, hindi ganun kalabnaw, hindi ganun kalapot, saktong-sakto. Tapos na, palalamigin lang natin ng konti, tapos tuso ka na. Okay, good morning ulit. Time check, 11 a.m. Saturday morning. Have a good morning.